Mrs. Acosta, gusto ko lang pong malaman mula sa inyo. Ano po ba ang dahilan at nakapagkita kayo kay Sarah nung araw na yan? Mr. and Mrs. Acosta, wala pong patutunguhan ang kasong ito kung patuloy niyo akong paglilihiman. Pasensya na ho kayo kung ngayon lang ho namin sasabihin to. Nakikinig po ako. May sinabing pangalan si Sarah kay Cara. Severino Gomez. May alam daw siya sa connection ng kapatid ko na si Alex kay Dina. Si Dina ho siya ho yung taong kumidim sa anak ko. Sa hearing na patunayan ho na may connection sila ni Sarah noon. Bilang si Sarah daw yung mastermind. Pero nung nakipagkita ho sa akin si Sarah, ang sabi niya sa akin matagal na magkakilala si Alex at si Dina. At yung lalaki daw yung pruweba niya na si Alex talaga yung tunay na mastermind at hindi siya. I already went to see this man. Pero sabi niya wala siyang alam tungkol sa kanila. Salamat po sa impormasyon. Paimbestigahan ko po itong taong sinasabi niyo. At Mr. Acosta, humihingi po ako sa inyo ng pahintulot. Maaari ko po bang kausapin ng personal si Alex? Sige po. Salamat po. Papaalam na ako. Ayusin niyo tong mga stocks. Gusto ko magpare-pareho ang ano niyan, ha. Ibukod mo to, ay napakagulo. Tanggalin niyo to, iayos niyo, ilagay mo dito. Ha? Opo. At ito ay ito to, paki-ayos please. Sige po. Ito hindi pa pare-pareho, oh. Tingnan mo. Sige po. Ayusin mo 'yan. Magandang araw. Magandang umaga naman po. Ano pong may paglilingkod namin? Kayo ang may-ari ng grocery? Kami nga po. Bakit po? Gusto ko lang sana kayong makausap. Anak ninyo si Flor Bautista, hindi ba? Oo. Gusto ko lang malaman sana kung nakakausap niyo pa siya. Bakit niyo po na itatanong? Malaki-laki itong grocery ninyo. Sa panahon ngayon, hindi basta-basta ang halaga ang kailangan para makapagpatayo ng ganito. Nawalang galang na po. Sino ba kayo? At bakit niyo na itatanong ang bagay na yan? Ako si Barbara Acosta. Anak ko ang dating pasyente ni Flor. Si Lucille de la Rosa. Mabuti pa ho. Umalis na kayo. Gusto ko lang kayong makausap. Umalis na sabi kayo. Ayaw namin ang gulo. Sarah? Edward. Sarah, saan ka pupunta? Kailangan ko sindihin si Lola sa klinik o kaya sa ospital eh. Napapadalas yung paninikip ng dibdib niya. Kinakabahan na ako. Ano? Sarah, delikado. Baka may makakilala sa'yo. Okay, anong gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng pabayaan si Lola. Nangako ako sa kanya. Kikita pa sila ng anak niya. Okay. Sarah, relax. Ganito na lang. Ako na lang maghaharap ng tulong. Bantayan mo na lang si Lola dito. Edward, hindi po pwede. Ako nang bahala. Babalik ako agad. Sarah! Banjo! Teka lang,
sa'yo. Yes, ugat ko. Pasensya na. Buhay kay. Iyan mo na ang pinto. Oo, buhay na buhay pa ako. Sa huwag kang maingay. Nagpapahinga si Lola sa taas. Pinag-alala mo ako, no? Akala ko. Ano, dedo na ako? Alam mo, imposible mangyari kasi alam ni Lord na may mission pa ako. Hindi pa niya ako pwedeng kunin. Tingnan mo to. Pwede mo magpalamig ka muna? Ang higpit ng mga pulis ngayon, lahat sila hinahanap ka. Kahapon ko pa gustong pumunta dito, pero hindi ako makapuslit. Buti nga ngayon, nakatsyempo ko, nagbaka sakaling andito ka. Eh, kay Kara, may balita ka na ba? Wala pa, pero ang alam ko, pinaghahanap ka pa rin nila. Hindi po ba nila sinasugod yung Alex na yun? Hindi pa rin, Sarah. Alam mo, kailangan ko tagang makita ulit yung aswang na yun. Malakas ang kutob ko sa gabi na hati yung katawan niya. Yung kalahating katawan niya, yung pagkatao niya, nagpapanggap siya ng mabuting tao. Sarah, wag na muna. Sigurado ko sa'yo, pag lumabas gilip sa bahay na to, yun ang huling lakad mo sa labas. Sa dami na naghahanap sa'yo, pwede kang makulong. At kung hindi ka man makulong, pwede iba magika-endingan mo. Hindi ko hahayaan mangyari sa'yo yan. Banjo, nararamdaman ko kasi alam ko na malapit na ako sa katotohanan para matiin yung Alex na yan. Alam ko. Pero wag muna ngayon, Sarah. Si Chempo tayo, tutulungan naman kita eh. Mas mabuting pumirmi ka muna dito. Pero hindi ko nakakaya, Banjo, na manahimik lang dito eh. Nangangatik ng gagalitin ako sa Alex na yan. Hindi ko taga titigilan yung babae yan. Hello? Hello? Hana? Opo, tita, si Hana po to. Buti naman ikaw kagad ang sumagot. Kanina ko po iniintay ang tawag nyo. Talaga ba? O ano bang balita dyan? Alam na ba nila kung nasa si Sarah? Hindi pa po. Hindi pa? Narinig ko po sila kanina. Kinakausap po yung mamang pulis. Hindi pa daw po nahanap si tita Sarah. Baka po, buhay pa daw siya. Sir, ito pa inihingi niya. Salamat, maupo ka. Salamat po. Sir, matanong ko lang, bakit po kayo interesado sa Dina Nicolas na yan? Tinitingnan ko lang ito para kay Mrs. Acosta. Ang sabi niya kasi nakipagkita sa kanya si Sarah para lang ipaalam na si Alex Acosta ang totoong may connection kay Dina Nicolas at hindi siya. Baka naman, sir, lumulusot lang yung Sarah na yan. Naghahanap ng masisisi ba? Kasi ex ko niyang Dina na yan. Di ba nakulong na rin si Sarah dati? Malaki ang posibilidad na mas magkakilala silang dalawa kaysa doon sa Alex na yun. Maaaring tama ka, pero wala namang masama kung mag-imbestiga ako, di ba? Yes, sir. Sige po. Tuloy na po ako. Hello, Sarah? Sarah, mukhang mahirapan ako pagpadala ng tulong dyan ngayon. Pero I was able to get the medicine para kay Lola. Ani, okay na yun. Mukhang maayos-ayos na rin ang pakiramdam ni Lola ngayon eh. Sarah, babalik ako dyan as soon as possible. Eh, mukhang kailangan ko lang bumalik ng opisina kasi napapadalas yung pagpunta ng pulis at hinahanap ako eh. Sige. Oo naman, basta mag-iingat ka. Okay. La, si Edward daw nakahanap daw ng gamot. Kaya kapag dumating na yun, inumin mo agad, ha? Huwag na kayo masyadong mag-abala. Mabubuhay pa ako ng maraming taon. Maraming taon pa kami magsasama ni Rosalie. Yan, fighting spirit, la. Kaya kung ako sa inyo, ubusin na natin to para mas lumakas ka na talaga. Akin na nga. Kaya kong pakainin na sarili ko eh. Huwag na kayong mag-alala, ulitin ko ha. Ang importante, tuparin ninyo ang pangarap nyo. Ha, Sarah? Lalo na ikaw, huwag mong sayangin ang sinakripisyo ni Narona. Nangshi, ito na yung basurahan na para doon. Sige, Paolo, apakidampot mo na yung mga naipon. Nangshi nga po pala, nakita ko si Kuya Seb.
May kausap siya mga polis? May balita na ho ba kay Ate Sarah? Nahanap na po ba siya? Wala pa rin. Hinahanap pa rin nila si Sarah. Ay, nako, sana nga. Eh, matagpuan na nila yung inaanak ko na yan. At naway, sumuko na yung si Sarah nung matiwasay para hindi na lumaki ang gulo. Sana nga po. Pero nasa naisip ko lang, bakit ba ayaw sumuko ni Ate Sarah? Eh, kasi alam ko, hindi tumitigil yung si Sarah nga hindi niya nakakamit ang hustisya. At ayaw niya talaga tumigil at hindi niya napapatunayan kung sino talaga ang tunay na may sala. Eh, baka naman ho may nahanap ng ebidensya. Kaya gusto niya makipagkita kay Ate Kara. Ebidensya? Kasi isipin niyo po ito ah. Bakit naman ho siya makikipagkita kay Ate Kara? Eh, alam niya naman na delikado yun dahil malamang makikita siya ng mga polis. Kung pinupuntirin niya talaga si Ate Alex, edi malamang may nakita siya siyang bagay na magpapatunay na inusente siya kaya niya gusto makipag-usap kay Ate Kara. Alam mo, may point ka, Paolo. Matalino ka talagang bata ka. Buti hindi ka nagbana rito kay Ann. Uy, grabe ah. Alam ko, matagal nang gigil na gigil yang si Sarah na makahanap ng ebidensya naman kay Alex. Alam mo, aalamin ko yan. O, sige, tapusin nyo na yan. Sarah, delikado itong ginagawa natin. Mabuti pa siguro umuwi na muna tayo. Pancho, pwede ba? Gusto mo kong iwan, sige na. Kaya ko na ito mag-isa. Hindi ko naman inaalala sarili ko eh. Pwede akong magpukulong para sa'yo. Pero ayoko may mangyaring masama sa'yo, Sarah. Sarah, si Alex. Ronald, akin na isusi. Sige na ako ng bahala. Alexandra Acosta. Bakit ho? Ako po yung may hawak ng kaso sa pagtakas ni Sarah Suarez. Maaari ko po ba kayong makausap? Please, bumaril sa akin. Ano ho ba pag-uusapan natin? Okay na, Sarah. May nakuha po kaming info galing sa hipag niyo. Galit daw po sa inyo si Sarah. Alam niyo po, Mr. SPO1 Leandro Arellano. SPO1 Arellano. Matagal lang galit sa akin si Sarah. Tsaka, actually, hindi lang naman sa akin siya galit eh. Marami pang tao. Lalong-lalo na yung pamilya niya. Ikaw ba naman kidnapin mo yung anak ng sarili mong kakambal, di ba? Itinatanggi niya po yan. SPO1, nagdaan na ho kami ng ilang hearing. At ano nangyari? Nahatulan at nakulong po si Sarah. Dahil lahat ng ebidensya, siya ang tinuturo. Eh kasi siya naman ho talaga ang kriminal. Ngayon, nakahanap lang siya ng sisisihin. Ako po ang pinagbubuntunan niya ng sisi at galit. May kilala po ba kayong Severino Gomez? Sebe... Ha? Sino yun? May nakapagsabi po kasi na involved po ang lalaking ito sa inyo at sa isang nagngangalang Dina. Sandali ah. Wala kasi akong kilalang ganung lalaki. At saka, yung Dina, yun nga yung inutusan ni Sarah para kidnapin yung anak ni Kara. Dati siyang tao ni Julio dito. Grabe. Teka, huwag yung sabihin si Sarah nagsabi niyan. Wow. Grabe, hindi na ako makapaniwala. Ibang klase talaga gumawa ng kwento yung babaeng yan. Palibasa, desperada na kasi. Nakita niyo na ubos at nakausap? Hindi pa po. Huwag ho kayo mag-alala, SPO1. Kapag ako may nalaman, handa po akong tumulong. Papanagot lang yung Sarah Suarez na yan. Okay. So mag-iiwan po kami ng pulis dito. Dito? Bakit po kayo mag-iiwan ng pulis dito? Bakit kailangan? Eh, kasi po, baka balikan kayo ni Sarah. Mabuti na po yung may police protection kayo. At para na rin po sa ikabibilis ng paglutas ng kaso. Kayo pong bahala, Chief. Okay lang po. Kailangan ko na kasi umalis eh. Sige po. Lala. Tuloy ka. Ito po, dalawa na po yung gamot nyo.
Salamat, ha. Eh, pasensya na, ha. Medyo natagalan. Salamat. Si Sara, ho? Umalis sandali. Kasama niya yung isang lalaki. Si Banjo ba yun? Eh, hindi ko matandaan, eh. Dalawa lang naman kayong tumutulong sa kanya, di ba? Alam ko na mahal mo siya. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oo. At gagawin ko pong lahat para sa pagmamahal na yun. Pero mukhang hindi pa ho ngayon yung panahon para dun, eh. Mahirap ang sitwasyon ninyo ngayon. Pero sana, huwag mong bibitawan si Sara. Huwag mo siyang pababayaan. Nag-iisa lang siya. Kailangan niya ang pagmamahal na yan sa buhay niya. Lola, kahit hindi niyo po sabihin sa akin yan, yan naman ho talaga yung gagawin ko, eh. Salamat, iyo. Pesto na kayo dito, ah! Ayun. Pesto na, para makakain na. Sab, kamusta yung lakad mo? Went well. Siguro dapat sabihin ko to sa harap ng lahat. May mga bagong passports na si Han at Becca. Ibig sabihin mo, pwede na tayo umalis? Anytime you want. Anytime? As in, ngayon gusto niyo umalis, aalis kayo? Eh, hindi pa po ngayon. Pero gusto ko sana, after 3 days. Tatlong araw? Teka naman, anak, napakabilis naman yata. Hindi niyo ba man lang iintayin kung ano nangyari sa kapatid mo? Ma, kung may kailangan naman ho sa kami, brothers, ho sa kaso, madali naman hong bumalik, malapit na ho yung Cambodia. Pero naman, anak! Ma, matagal na ho namin pinlano to ni Seb. Isa pa ho sa mga nangyayari ho ngayon, parang mas dapat ho talaga isama namin yung mga bata. Ayoko na pong kumain. Gusto ko na pong magpahinga. Ito na nga. Tapos sabi niya sa akin, ang ganda-ganda ko daw. Kasi ang ganda-ganda naman ng lipstick na pinahiram mo sa akin, eh. Tapos alam mo ba, sabi niya sa akin, mapakasalan niya daw ako. Tapos magkakababy kami. Tapos doon na kami titira sa Amerika. Ano ka ba? Huwag ka naman magtampo. Babalik ako at babalik dito. Tapos aalagaan pa rin kita. Tapos makikita mo yung mga babies ko. Tapos, ay, naku, kasing ganda mo sila, ah! Oo. Hoy! Patricia! Ay, itong batang to. Mahal? Parang lumulutang na naman yung kaluluwa mo. Ayun, lumulutang. Ano bang problema? Wala. Wala? Ay, dalawa lang yun. Yung kuya mo o yung boylet mo? Sino sa dalawa? Si kuya kasi. Ayun na nga, abay. Nahulaan ko na yan. Narinig ko kayo ng kuya mo. Galit na galit sa Sir Julio. Hindi ko kasi alam, Yaya, kung tama ba itong nararamdaman ko. Pero parang dami-dami niyang tinatago sa akin. Hindi ko na nga alam kung paano ko pa siya kakausapin, eh. Alam mo, naaawa ako sa iyo minsan kasi sobrang OA ng kuya mo sa pagprotekta sa iyo. Pero alam mo, mahal na mahal ka mo. Mahal na mahal ko rin naman siya. Pero alam mo yung sana kahit minsan pakinggan naman niya ako nang hindi siya nagagalit. Kami na nga lang yung magpamilya, eh. Ayoko naman pati siya mawala sa akin. Ano ka ba? Huwag ka na nga masyadong mag-isip-isip. Inumin mo yan ang may masmasan ka, ha? Ako, alam mo, sempuhan mo lang. Sempuhan mo lang at makakausap mo din yung kuya mo, ha? Please understand. Ayoko pong umalis. Hindi pa po tayo pwede umalis. Hindi pa po natin alam kung ano nangyayari kay Mama. Ginagawa naman ng mga pulis ang lahat para mahanap si Sari. Pero we have to do this. Hindi na tayo ligtas dito, lalong-lalo na ikaw. Kung iniisip niyo po, sinasaktan ako ni Mama. Hindi niyo magagawa yun. Pero
Pero mas matatahimik tayo kung aalis na tayo. Ayoko pong umalis. Gusto ko pong makita si Mama. I'm sorry, pero aalis tayo. We made this decision a long time ago. Makakabuti ito para sa'yo. Just trust us, okay? Para sa ikatatahimik ng pamilya natin to. Pakabuisit! Sara, mag-relax ka nga muna. Mag-relax? Paano ako magre-relax? Eh, sigurado ako ginamit na naman yung kapangyarihang itim ng babaeng yun. Sara, hindi pa natin alam yun. Hindi nga natin alam kung ano pinag-usapan nila eh. Tsaka malay mo naman, di basta-basta makinig sa kanya yung pulis na yun. Hindi. Baka nga na-dengue niya na yung pulis na yun eh. Saka, hindi mo ko naiintindihan eh. Kilalang kilala ko yung babaeng na yun. Kayang-kaya niya lahat ng kademonyo, lahat kasi nung aling gawin. Baka nga mamaya, siya talaga yung paniwalaan ng pulis na yun. Umaga po, ma'am. Gandang umaga naman. Daling araw pa pula. Oo eh. Umamalengke lang. Saan po ang punta niyo? Palengke lang. Okay. Hilinga. Ingat po, ma'am. Laban. Siya ka na ngayon lang. Ako nakadalaw. Habantay sarado sa amin. Kamusta yung sugat mo? Ay, ako ayos na ako. Maliit lang naman ho ito eh. Kayo nga ako'y naalala ko eh. Baka mamaya nasusundan kayo. Nag-ingat naman ako, anak. Hindi rin naman kita matitiis. Kailangan kita makita. Salamat ho. Sa bahay ho, kamusta? Ayos naman. Hinahanap ka nila. Eh, si Beko, hinahanap ho ba ako? Ma, baka naman pwede maglambing sa'yo. Kahit isang beses lang sa isang linggo, okay lang. Gusto ko na talaga makita si Becca. Miss ko na kasi siya eh. Kahit anong araw, okay lang sa'kin. Ma, sandali, may nangyari ba kay Becca? Wala. Wala. Ligtas si Becca, anak. Ma, kilala kita. May hindi ka sinasabi sa'kin. Ano nga ba nangyari? Nakakuha na si Seb ng mga panibagong pasaporte para sa mga bata. Itutuloy na nila ang pag-alis nila. Ano? Sana rin kailan sila alis? Itatapusin lang daw sila sa kanilang trabaho at pag naayos na nila yon, agad silang aalis. Ay, hindi nila pwedeng sama si Becca. Hindi pwedeng sama ni Kara si Becca. Lahat ng plano ko, hindi ko pa nagagawin. Hindi ko pa nalilinis yung pangalan ko eh. Hindi mo pwede yun. So, sigurado ako ayaw ni Becca yung nangyayarin to. Ano man magagawa ni Becca, siyempre naman ang magulang pa rin niya masusunod. Sinubukan kong kumbinsihin yung kapatid mo, pero nakapag-desisyon na siya. Hindi. Ano man yun, hindi pwede. Hindi ko ba nakasama yung ano ko? Hindi ko ba nagagawa yung plano ko? Hindi ko ba nalinis yung mahal ko? Hindi pwede. Hey!